Magandang buhay mga Repa Pipso, nagbabalik tayo ngayon para sa panibagong YouTube video. So nandito tayo ulit ngayon sa Madis Bike Shop, dito yan sa Malinta, Valenzuela City, para sa panibagong bike check video guys. So napakaganda na to, mainit ang ating bagong iba bike check na mountain bike. Ito ay ang Mountain Peak Panther. Oh, may iiwan ka dito. Panther to. Ang bilis nito. Ayan, oh. So, bago ang lahat, mga Repa Pips, ako nga pala ay gumagawa ng bike check videos, bike repair tips, unboxing, at kung ano-ano pa. Kaya kung ikaw ay bago lang sa aking YouTube channel, syempre, don't forget to hit the subscribe button. Ayan. So, simulan natin ang ating bike check nitong napakagandang Mountain Peak Panther. Eto na mga Repa Pips, so napakaganda nitong ating iba bike check, ang Mountain Peak Panther. Kita nyo naman, oh, ang ganda nito. Siyempre dito yan guys sa Madis Bike Shop. Ayan. So sisimulan natin mga Repa Pips sa kanyang frame. So tingnan nyo guys, oh, diba, kitikin natin. Uy, ano hula nyo mga Repa Pips, oh, diba. Oh, alloy yan mga Repa Pips. Akala nyo carbon, ano? Ayan, nung napeki ako dyan, nung una kong kita, ang ganda ng frame, di ba? Ang frame natin, Repa Pips, ay medium. At ang timbang ng ating mountain bike ay kagulat-gulat. Kabigla-bigla. 12.7 kilogram. So, napakagaang nito para sa mountain bike. Ayan. So, syempre, kaya magaang. Ang ganda ng mga parts na makikita natin dito sa ating Mountain Peak Panther. Talaga naman. Oh, smooth welding ang kanyang frame, mga Repa Pips. So, sarap imasin. Ayan. Kaya napeki ako. Akala ko talaga carbon yan. Kasi, ang lapad ng kanyang tube dito. Ayan. Nakinis, oh. Tapos, smooth welding din dito. Pero dito ay maraming uod ng pagkaka-welding. So, dyan ko nalaman na aluminum alloy ang ating frame. Ang ganda. Tapos, kung mapapansin mo dito sa kanyang down tube, ayan, pa-rectangle to. Then, pagdating dito, makita mo, biglang bumuka. Ayun, oh, lumaki siya. Ayan. At dito naman, naging flat. Ayun, oh, naging flat siya. Tapos, ang lapad, oh. Ang lapad, mga Repa Pips. Halos kalising lapad nung down tube yung pinagkakabitan ng bottom bracket. Ganda, oh. At may mountain peak dito. Yung mountain peak niya guys ay black na matte black. Tapos yung pintura ng ating frame guys ay merong glossy shining shimmering effect, glossy black. Ang ganda, oh. Yeah, may lining na red. Pintura yan, Repa Pips. Yan, hindi siya water decals, ha. Yan. At dito may makikita tayong Panther. Yan. Uy, nakalimutan na natin buksan ng ilaw. At ito, ganun pa rin. Yung decals dito, pintura pa rin. Innovation, technology, design. Ang lapad nito mga Repa Pips. Mas malapad ito dun sa, ano, sa head tube. Ang lapad talaga ng Repa Pips. Parang ulo ng cobra. Tapos pakitid na rito. May nakalagay na SP, consummate joining. Hindi ko alam kung para saan yan. At internal cabling, isa rito. At isa dun. So, dalawa lang ang internal cabling. Wala tayo sa labas. Ayan, wala. So, RD at preno sa likod. So, doon pumasok. Dito lumabas yung dalawang kable. Ito yung RD. Ito yung preno sa likod. Ang ganda nito mga Repa Pips. Tapos yung seat tube niya. Ayan, ang kapal, oh. Ayan. May pa-bend ng konti. Sinukat ko to. 16.5 medium. Ayan, 16.5 inches. Kung mapapansin nyo mga Repa Pips, dalawa yung lalagyanan nyo ng tubig. So palagay ko dito tubig, dito tools. Merong ano yung lalagyanan, parang lalagyanan ng tubig pero ang laman nun ay mga tools. Ang ganda. At walang bridge. At wala ring stopper para sa FD. So sa madaling salita, single to habang buhay. Ayan, at dito wala ring bridge. So mga Repa Pips, kahit walang bridge yan, matibay yan. Hindi yan papasa sa quality control nang hindi yan matibay. Ayan. At dito medyo bladed to. Ayan. Lapad, oh. Tapos pabilog na dito. Ayan. May nakalagay, ride without limitation. May lining na red. Ang ganda nito. At yung chainring niya, ang lapad mga Repa Pips. Malapad talaga. Ayan, oh.
Tapos dito pakitid. Pero malapad pa rin ito compared dun sa mga nakikita natin na frame. May lagay na kalagay na panther. At ang haba nito, no, nandito na siya malapit sa chain ring. Tapos dito, yung kanyang kable. Yan. Yung dropout niya, uy, ang ganda. Uy, true axle, mga repa peeps. Yan, hindi false yan, ha? True yan. Ang ganda, oh. At palagay ko, ang kanyang caliper nasa loob, mga repa peeps. Kasi bukang-buka to, oh. Eh, no, nakabuka. Oh, kita nyo, ang galing ko, manghula, oh. Yan. At diretso. Tapos ito, diretso din. Yan, ang ganda, mga repa peeps, talaga. Oh. Ang head tube natin, may nakalagay na mountain peak. Tapos tapered 4252. Ayan, kita niyo naman mga repa peeps, tapered. At palagay ko sealed bearing na to, mga repa peeps. Kung hindi ako nagkakamali. Ayan, sealed bearing 'yan. At ang ating suspension fork are air fork. Air fork. Hindi yan airport, ha? Ang ganda, mountain peak ang ating air fork. 27.5 wheel set. Ayan. Tapos 32 to. Yan, 32 nakalagay yun. Pakicorrect naman ako mga repa peeps. Kung hindi ako nagkakamali, ito yung 32. Ito ang stanchion niya. Yan, pakicorrect tayo mga repa peeps ha. Siyempre, alloy ang ating crown, alloy ang arc, at alloy ang lower. Ang ganda na ito. Straight na straight to. Ayan o. Oh, ganda. At siyempre, meron siyang manual lockout. Ayan, may fine tuning tayo, may clicks. Ayan, may clicks yan o. Di ba? Oh, tapos syempre may air valve cover. Uy, ang luwag. Sige pa natin. Baka mawala 'yan eh. Yan. At nasa kabila yung rubber indicator ng iyong sag. Kadalasan nandito mga repa peeps eh. Ito nandito. Tapos lalagyan na ng kable dito. Ayan oh, ganda oh. Oh, uy, true axle din mga repa peeps. Ang ganda ng bike na 'to. Napasana ulo. Oh, ayan. Ito basahin muna mga repa peeps sa mga bagong bibili ng air fork ha, meron tayong guide ng PSI dyan. Ang ganda oh, promise, gold na gold. Ang kanyang stanchion nga pala guys, yung haba, 122 mm. Mula rito, hanggang dito, sinukat ko yan. 122 mm. At papahabol ko na rin mga repa peeps, yung haba ng head tube niya ay 110 mm. Ayan, medyo may kahabaan to. Ayan oh, ang ganda. At dito tayo ngayon sa hubs. Uy, panalo! Shimano ang ating hubs. May nakita akong model dito mga repa peeps eh. Shimano HBMT410. Yan, hindi ko alam kung ano yung exact model nitong 410 na to. Pero duda ako, palagay ko ha. Pakicorrect na lang ako mga repa peeps. Diore to. Yun ako nagkakamali. Yan, sealed bearing Lodi. Gando, alloy yan. True axle ang ating hubs. Na hindi center lock. Ayun, yung hubs natin ay center lock. Siyempre, yung rotor din natin ay center lock. Bakal ang ating spokes. Ayan, bakal yan. Tapos, double wall alloy na rim na may sticker na mountain peak. Ang ganda nito. Ang simple nung ano niya, oh, nung rims, yung rims niya pa curve na ganun. Ang ganda. At ang gulong natin mga repa peeps, Maxxis Econ or Icon. Ayan, pakicorrect naman ako mga repa peeps kung tama yung pronunciation ko. Icon, 27.5 by 2.35. Nakalagay tubeless ready. Uy, pwede na to. Extra protection. Ang lapad nito mga repa peeps. Ito ang una kong napansin o napuna kanina nung hinawakan ko tong bike na to. Ayan o, pwedeng pwede sa trail to. Ang lapad o. Oh. Tapos, hindi ganun kalakihan at hindi ganun din kalaliitan. Kaliitan yung mga spikes dito. Ayan o, no? Ang gando. At dito sa kabila, ganun pa rin. Shimano MT410 na hubs. Ayan o, no? Sealed bearing yan, Lodi. True axle din yan, Lodi. Yan, center lock din yan, Lodi. 32 holes. Bakal ang ating spokes. Double wall alloy na rim na may sticker na mountain peak. At gulong na Maxxis. Ayan o, no? Maxxis Icon. Na 27.5 by 2.35 tubeless ready. Ayan. At dito tayo ngayon sa cogs. Wow! Silver na silver mga repa peeps. Oh. Ang ganda nito. Yung tatak ng ating hubs ay Diore. Nakita ko dito sa likod mga repa peeps. Oh. Ayan o. Oh. Kita nyo ba? Ayan. Shimano Diore
na M6-1000 12 speed 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ang ganda nito. 11 to 50. Ang linis tingnan ng ating cogs. Oh, panalo. Ang ganda. Pakinggan natin. Yeah, hindi siya ganun kalakasan, mga Repa Pips. Para sa akin, wala namang dagdag bilis yung lakas niyan eh. Ayan, oh. At ang ating RD ay Diore. Ayan, nakikita nyo? Diore na may clutch. Kung hindi ako nagkakamali, Repa Pips, 6100 din to. Ayan, ang gando. Uy, sana all naka-Diore. At yung ating pulley, oversize, alloy. Dito, oversize din, alloy. Gando. Ayan, at dito tayo sa kadena. Ang kadena natin ay Shimano pa rin, HG. Japan. Ayan, oh, ganda, oh. Yan, medyo malagkit, may langis pa yan. Uy, ang ganda ng crankset. Yan, Shimano. Ayan, mga Repa Pips ito, Shimano MT500 ang ating crankset. At kung hindi ako nagkakamali, mga Repa Pips, Diore din yan. Ayan, at bottom bracket natin ay Shimano din. BB52. Ayan, kung hindi ako nagkakamali, Shimano rin yan. Ang ganda. 34 teeth alloy ang ating chainring. Ang ganda nito. Removable chainring. Hindi ko napansin yung chainring niya, mga yung tornilyo niya, mga Repa Pips, oh. Kasi ang ganda niyang tingnan, no? Oh, di ba? Solid na solid siya, hindi kagaya ng ibang chainring, may tasbo-tasbo. Ito ay wala. So naka 1x12 tayo. Uy, solid, mga naka-Diore parts tayo. At ang ating seat clamp ay alloy. Ayan, na may mata. Ang seat post natin ay Branta Strive. Yan. Ang ganda. Naka-setback. Ang cute ng setback nyo. Ang payat lang. Yan. Ganito yung nahanap natin na seat post eh. Naka-setback lang siya. Ang pedal natin, mga Repa Pips. Alloy, lodi na malapad. Lapad yan, no? Tapos ball bearing type. Yan. At ang upuan natin. Uy! Ganda nung, ano, parang spaceship po. Oh. Haba, oh. Oh. Ang haba ng ating upuan na may tatak na mountain peak. Ang tulis dito. Ingat ka, baka matusok quit mo rito. Ang tulis, oh. Oh. Tapos makitid lang siya, mga Repa Pips. At makapal. Ah, dito makapal yung pong. Dito manipes. May katigasan ng konti. Tapos para siyang ano, leather yung kanyang upuan. Yung ginagamit sa motor. Yeah. At dito tayo ngayon sa handlebar. Yung handlebar niya, Branta Ascent. Alloy din niya, mga Repa Pips. 790mm ang haba. Straight ang ating handlebar. At yung stem niya, mga Repa Pips, Branta din. So, Branta, Branta, Branta. Ayan, 100mm ang ating stem. Negative lang yung mga Repa Pips. Hindi mo siya mababaliktad. Yan. Kamao stem yan. Yung spacer natin, ang dami. 1, 2, 3, 4. 4 na 2.5mm. Tapos, ano kaya ito? Okay, so, 5 pala ito. 5. Tapos 2.5. Yung headset niya, o yung cup niya, yung headset cup, o yung dust cover, medyo semi-flat siya, mga Repa Pips. Yan, ganda. At ito kanya yung hydraulic brakes. Yung caliper niya ay Shimano MT200. Kung hindi tayo nagkakamali, wow, Shimano talaga to. Siguro kaya naging 12.7 kg lang to kasi naka-Shimano lahat ng kanyang parts. At yung grip niya, oh, parang may banig. Ayan, WTB, meron siyang lock. So ang dali yung matatanggal niyan, tanggalin mo lang to. At ang lambot, ayan, oh, promise. At may cover siya rito, gandang tingnan, ayan, oh, Branta. Tapos sa kabila, ganun pa rin. Ganda ng grip. Tapos Shimano MT200 na lever. Panalo. Ang ganda nito, mga Repa Pips. Dito tayo ngayon. Ito yung ano niya, mga Repa Pips. Rotor. Yung rotor niya 160mm ang laki. 180. Ito 180 ay nakalaman ng kasulat, mga Repa Pips. So 180. Laki, oh. Oh, sabi nila mas malaki daw yung rotor, mas malakas daw yung power. Ayan, center lock ang ating rotor, pati yung hubs. At post mount na Shimano MT200, meron siyang extension, no?
Kasi pag di mo ito ginilagay, 160 lang yan. Kaya nilagyan ito para maging 180. Ayan, sa kabila. Sa kabila mga repipits, 160 yung rotor. Sa likod, 160. Tapos naka-post mount na MT200. Napakaluwag mga repipits. Napakadaling magbaklas. Kasi hindi nakasagabal itong 60. Ayan o. Ganda nito. Tapos built-in disc brake. Nakasulat. Hindi ano kayong built-in disc brake ano. Siguro pag pinili mo to may disc brake na nakaganon ano. At naka-extension siya rito. At yung frame na mismo yung extension. Hindi ka na bibili ng extension ng caliper. Ayan. Siyempre ganun pa rin. Shimano na crank arm dito sa kabila na merong plastic na lock. So palagay ko wala na ako nakalimutan dito mga Repa Pips. Sulyapan uli natin to. Tamang-tama to sa Pasko mga Repa Pips. Thumbs up. Sana oil. So ayan mga Repa Pips, ang ating bike check ng mainit, maaasam at papangarapin at mapapasana oil ka na Mountain Peak Panther. Dito yan sa Madis Bike Shop. So madami pa silang bike dito. Ayan. So pipili na lang kayo. Ayan. Nagkakahalaga nga pala ito ng 32,500 pesos. Ayan. At tumatanggap sila dito ng credit card, home credit, GCash, at syempre ang cash. Ayan. At bukod dun sa bike sa 32,500, meron silang freebies na helmet, jersey, pantasa, tapos bike, battle cage, bike tools, saka ilaw at gloves. Ayan, ready na ang bike. Pagkabili mo, pwede ka nang bumiyahe ng malayuan. So, dito na lang ang ating video mga Repa Pips. Ilalagay ko sa description ang kanilang Facebook link, contact number, at Google Map. Maraming salamat sa panonood. Road to 8,000 na tayo. Maraming salamat. Kita-kita sa susunod na bike check videos. Paalam. Bye-bye. Shoo!